So guys, ito ngayon yung part 2 ng ano natin, ng XJ400 restoration. Bali, electrical naman tayo ngayon. So, pakita ko lang din yung difference ng 4HM0, so 0 to, saka 4HM10. So may mga ano yan, may mga pagkakaiba yan. Ito yung sa supply kasi, yung supply yung usog nyo. Ayan o. Itong malapad na part na to, negative to. Ito, negative din. Siya nandun sa gitna. Ito nasa kanan banda, no? Nakikita nyo na, 1, 2, 3, pangatlo siya. Ito, 1, 2, pangalawa. So, yun lang yung usog nyo, tsaka yung sa baba. Iusog nyo lang to pag ganun. Kung gagamitin nyo tong ano, 4HM10. 4HM10. Ito, 4HM0. Doon nyo ilalagay yung negative. Dito yung positive. Okay. Sana nakatulong yun, no? Alright. So, ito. Ano na tayo? Latag na tayo ng bago kasi magulo talaga eh. May asong maingay dun. So ito, dahil napakagulo ng electrical niya, babaguhin na natin. Ito na, natagan na natin ng linya para sa ignition coil. Ano naman, napakagulo talaga eh. Naka-setup ito na ano eh, na dalawang pang-underbone na CDI. Sus, grabe. Hirap tanggalin ng electrical. Ito, mga may lumusot pa dito eh. Putik na yan, tapos may lumusot sa ilalim. Dalawang mataba eh, tapos nagsama. Ay, bintik sa gulo. Putik na yan. So, ganang battery, susi, tapos bigyan ng accessory line. Kung susi mo, bigyan ng accessory line. Papunta doon sa mga fuse, tapos distribution na yun sa mga load. Tapos to, papunta sa CDI, kill switch. Start dito sa matag dito, starter relay. Ay, susunod. Grabe, grabe yung gulo ng wiring, pati yung mga wire na ginamit pang bahay. Pang bahay na wire, ano, pang extension cord. Ay, nakunta ito. Sige. So, yun, nakapag latag na tayo. Manipis na lang yung wire niya, ito na lang. Yung dati, ano, dami ito. Ano lang, tapos yung ginawa ko, nag-relay na lang ako kasi manipis dun eh, manipis yung wire dito eh. Pagka kinuha mo kasi sa positive, papunta dito sa susian, pag susi mo bibigyan yung accessory line, tapos babalik, ano na, nagdadrop na eh. So ginawa ko dito na lang, nirelay ko galing sa positive papunta sa relay, papunta sa accessory line. Accessory line natin, ito pa rin yung luma niya. Wala tayong pamalit na ano eh, na fuse box eh. Ayan, medyo magulo pa rin. Tapos, yun. Ang trigger nito negative. So, pagka nag-switch on, gumana ba? Naglulus pati yung susian eh. Ito, itong ilaw, meron na. Busina, meron na. Tapos, yung start ay gumana nung starter relay. Tumutunog-tunog lang. So, papalitan to. Starter relay. Tapos, tinesting ko yung output ng rectifier. Wala. Walang binibigay na output. So, papalitan din yan. Opya, parang may pumuputok-putok doon. Ito, sa ano to eh, sa taillight tsaka signal light. Ito, nakapagano na rin naman tayo dito. Kaso ito mga to, hindi ko magana. Mga sunog yung linya eh. Sunog yung wire eh. Eh sabi ng may-ari, gumagana naman daw ito nun. Eh, inisip ko, hindi gagana to eh. Sunog eh. Tsaka hindi ko pinagana yan nun eh, nung pinandar to. Kasi naka-bypass nga.
So walang susi, walang wire na ginamit. Bukod sa wire na nilagay ko lang, yun yung bypass. Kaya hindi gumana yung electrical nito noon. Kaya ano, siguro noon pa yan sunog. At least okay na, meron tayong ano, meron tayong progress. Okay, konti na lang. Yes sir, na-treat na yung tangke. Ito, okay na. Ito hindi ko na pinagana kasi mukhang sira na rin. Tapos ito sira eh. Bulok na yun. Wala akong makuhang pamalit eh. Battery, nagda-drop yung battery nyo, pinalitan ko na. Tapos itong rectifier, pinalitan na yung rectifier. Mainit ah. Relay, CDI, ito, CDI, hindi makita. Magana na yung busina. Saka ilaw. Ay, ito pala. Ay, walang low beam. Kundi siguro. Sir, daming butas sa loob, dami ako hininang sa loob, medyo tambak din ito, lintik, tambak talaga. Tapos ito yung bed cap, naka vacuum operated na yan, kahit hindi mo na i-switch na automatic, naka off yan pagpatay makina, bubukas yung gas niya pagka mandry makina. Ito na. Tapos na tayo, sir.